Alright, good morning mga boss. So, pabalik na tayo ng Manila and then dinouble check na natin yung ating requirement. Kung RCR natin, lisensya natin, vaccine card. So dapat lagi natin dalayan kasi di natin alam yung sitwasyon. And then syempre yung pera, kailangan may access tayo kahit pa paano. So kaya nandito ako sa Pastrana Park ng Calibuaclan. Pabalik na tayo ng Manila. So babiyahe tayo ng 475 kilometers, 13 hours. Sasakay tayo ng dalawang barko from Catiklan to Rojas and then Calapan to Batangas. Let's go! Biyahe na tayo. Unang biyahe natin mga boss, 64 kilometers mula dito hanggang sa Catiklan Port. So biyahe tayo ng 1 hour and 22 minutes. Papagas muna tayo mga boss kasi wala na rin tayong gas muna. 200 sir. Sige. So nakakapagpagas na tayo. So 200 pesos, 2.84 liters yung napagas natin. So ito yung unang gas natin mga boss simula dito sa Aklan. Thank you kuya. Thank you. So biyahe na uli tayo mga boss. So, update ko na lang uli kayo. Ang ganda talaga dito mga boss oh. Nakikita mo yung ganyang kano, tanawin. So 56 kilometers pa yung biyahe natin mga boss. Wala pa tayo sa kalahati. Alright, welcome back mga boss. Nabutan tayo ng ulan sa kalsada. Pabiyahe pa tayo ng 22 kilometers papunta sa port. 31 minutes. Let's go. So dito muna tayo mga boss. So ito yung maganda rito oh. So napakaganda rito oh. Yung ganda naman dito oh, tanawin oh. May mga nagsiswimming pa rin. May mga namamangka. So yun yung dadaanan natin, paakyat na tayo doon. Pagkatapos nito, na malapit na tayo sa Catiklan Port. Let's go! Ayun oh! Napakaganda ng lugar. Tawid sir? Tawid. Tawid kayo? Okay, tanong sa ganyan sir, kung makadirin pa na kayo. Okay. Tawid sir? Rojas? Doon yung tikitig sir? Saan sir? Doon, parkin mo dito sir. Rojas lang kayo sir? Or... paano ako? Pamaynila uli. Ay, mayroon pa Batangas sir? Hindi, ano ako? Mag-land trip ako. Alright mga boss, sa mga nagtatanong bakit mas pinili ko ang mag-land trip kaysa dumaretso na lang hanggang Batangas mula Catiklan. Unang-una mga boss, mas mahal ang pamasahe pag diretso hanggang Batangas. Pangalawa, sa pagtatanong ko, ay may babayaran ka pa na additional na 2,000 plus maliban sa binayaran mo na 5,700. Para makapit. Mas enjoy kasi. Alright mga boss, nandito na tayo sa Catiklan Port. Nagtanong ako, mukhang hindi kagad tayo makakalis. So ang biyahe is 12 o'clock pa daw. So sasakin natin ngayon papunta ng Rojas. Ay Starlight Rojas. Anong oras kukuha ng ticket? Alas 10. Magkano ang motor? 26. 26. 10 o'clock tayo kukuha ng ticket. Tapos tambay muna siguro tayo. Alright mga boss, so nakakuha na tayo ng ticket. Ito. So 26 yung binayaran natin. And then pupunta muna tayo dito sa may Coast Guard. Kasi magpapatatak daw tayo. Kailangan muna daw patatak to. Good morning po. Sir, dito po to. Ano yung sir, sasakyan? Motor. Alright, so nakuha na natin ito na galing tayo dito sa Coast Guard. Pag dito ka sa Catiklan, kailangan muna magpa-verify dito sa Coast Guard pag may dala ka mga sasakyan or motor. And then, pupunta tayo, babalik na tayo dito sa may port, sa may listing. May gagawin pa doon. Tapos, ang last natin is yung arastre. So, para dire-diretso na tayo. So, dito na tayo sa listing. Thank you. So, after dito, diretso na tayo doon sa arastre. So, doon tayo magbabayad ng terminal fee. Goods na tayo. Ayan, so, antayin na lang natin si sir. Papasok na tayo sa loob. Medyo maulan nga lang. Right, so papasok na tayo mga boss at may mga nakakasabay tayo mga rider dito. And then may mga nakasabay din tayo dito sa loob. Mga nauna na pumasok, mga naka big bike. Nakaalis na yung barko. So time check natin, 12:40. And so
dito medyo maalon. Medyo malikot yung park ko. So, mga 5 hours ang biyahe natin. Nandito na tayo sa Rojas Port. Time check natin, 4:21. So wala pang 4 hours nung nakarating tayo dito. So, medyo mabilis yung biyahe natin. Buti na lang, umaraw na. So, waiting na lang tayo para makuha natin yung motor. Papunta na tayo ngayon ng Calapan Port. So biyahe natin is 124 km para makarating tayo doon. So 2 hours and 34 minutes. So let's go! Unleaded. Full tank. Pangalawang paggas natin, 200 pesos uli. So 2.69 liters. So ito yung pangalawang pagpapagas natin. Okay, so babiyahe pa tayo ng 78 kilometers. Isang oras pa papunta sa port. Let's go. Yeah, oh, grabe yung counter flow na. Center sa dun na. So dito ang nakuha namin Starlight. Alas 9 ang biyahe. So Starlight ulit tayo mga boss. Ang masasakyan natin ngayon alas 9. So si Montenegro ay alas 10. Tapos sir dito 1-4. So mas mataas si Starlight. Thank you. So okay na yung terminal fee. So yung ticket na lang kukunin natin. Thank you. Ito na nakuha natin, 1.4 yung binayaran natin sa ticket, tapos 65 pesos naman yung terminal fee. So waiting na lang tayo mga boss. So papasok na tayo. So nandito na tayo sa loob, wait na tayo. Okay. So time check natin mga boss, 8 o'clock ng gabi. Makasakay na tayo. So 9 o'clock yung flight. Okay na ma'am. Magandang gabi mga boss. So time check natin, 11:33. Nandito na ako sa Batangas Port. So babiyahe pa tayo ng 82 kilometers. Kulang-kulang 2 oras yung biyahe natin. Papuntan San Pedro. So last destination na natin to mga boss. So babiyahe pa tayo ng 83 kilometers. Kulang-kulang 2 oras mga boss. Mula dito sa Batangas Port hanggang sa bahay sa San Pedro. So time check natin, 11:35 ng gabi. So let's go. Tayo 150. So pangatlong paggas natin. So 2.42 liters yung nalamnan nito. So 71 kilometers pa tayo mga boss. Isang oras at kalahati pa babiyahin natin. So welcome back mga boss. 21 kilometers na lang babiyahin natin. So nandito na tayo sa may bandang Kalamba. Dire-diretso na yung biyahe natin mga boss. So nandito na tayo, malapit na tayo sa bahay. So nakarating tayo dito. So time check natin, 1:24 in the morning. Alright, so hanggang dito na lang mga boss. Good night and have a good day.